Dito tayo ngayon sa World Trade Center. Muna tayo sa AFEX 2024, Asian Food Expo. Bale, nakakuha tayo na sa mga ticket kasama natin ng family ko. Nakakuha tayo ng ticket. Tapos, punta natin yung kaibigan ko at bibigyan pa kami ng ilang pan ticket. So, medyo excited ako kasi syempre. Food, pare! Magpagkain to! Dami free days! Ayan si Isa, sama namin. Siya nagbigay ng ticket. Binigay sa atin ito. Meron siyang pangalan ko, tapos meron siyang under what company kayo. Good afternoon sa... Parang sila ata yung taga-package ng butter coconut. Ang galing! Ganda. Saka ang bilis niya. Saka meron siya yung parang weighing scale na makikita kong talaga mong consistent yung weigh niya. Ang galing! Napaka-best niya ng peanut, parang kalaso niya yung skipping. Umay, oh. Masarap yun. Kilo to. Ay, ito yung nasa sa YouTube lagi, nasa Facebook, yung nag-a-ad sa akin lagi, may ad sa akin. Nasa 2 mil, tignan natin. Nasa nilalagay dito. Manual nilalagay dito. Dari-dari babagsak dun. Pagbagsak dun, iaangat. Lulutoy nunti-unti. Yun. Si ate na ang nag-ano. Eh, mga Pinoy. Iba talaga pag libre, mga Pinoy talaga nauuna. Sorry. Pag mga Pinoy talaga libre, nauuna eh. Ano mo yan? Nakahiya eh. Eh, naubos na. Wala na yung mga Pinoy natin. Wala na yung mga Pinoy natin bigla. Naubos na. Kala ko nag-i-inquire eh. Kinukuha. Crispy siya. Golden. Sa radyo dito. Automatic siya nag-coat. Tutuyo ka agad yung cream nila. Pagkalagay. Para siya nagki-crystallize. Abot na yan. Bubukad na eh. Napila sila. May free taste kasi. Kaya sunod na tayo mag-free taste. Ang dami na lang nakapila eh. Free taste eh. Wala. Kung paano list, kung ano kailan, kung harina. Eh aga, walang nagtatanong. Alam ko pa naman sabi ko, parang sulit yung negosyo. Sabi ko nga, daming bibili na yun to. Ang dami nakapila. Hindi naman bali. Salita kasi. Your blades. Tay, ano lang yan eh. Pangalan nila yan eh.
Hindi yun yung product nila, yung product nila, oh. Mali ka. Kala ko hologram. Yeah, tatanong ako ng ano. San tingin ko kuha tayo ng ganyan? Miss Pengin po na ito, miss. Kaling. Ano po yan? Ay, sige po. Ito maganda. So, copy machine po ang gamit. Paano siya training po niyan? Hindi po ba siya sensitive sa mga coffee grounds? Depende po sa beans kung gano'n po siya. Mm. So dito po ang pinakaginagamit. Tikman natin shobo. Alam ko na lasa ng Master Shomai, pero tignan natin yung shobo. Ano? Kung mapapansin ninyo, mas maliit siya ng konti lang naman. Parang two-third ata siya ng Master Shomai. Pero yung amoy niya, halos katulad. Tikman natin. Perfect bite. Ato? Anong flavor? Alatsan niya yung ano, yung pinaka Master Shomai. Pero, siyempre rin nga, mas maliit lang ng bahagya. Aganda doon. Mas mura siya. Ano na siya? 15? Aganda doon. 15 pesos lang siya. Tapos, yung pinaka Master Shomai na 50. Kaya kahit na tatlo lang siya, okay lang din, panalo pa din. Katanong tayo kung magkano yung pinakano nito, tabi ito, yung franchising fee. So, anong pinagkaiba niya po sa Shogo? Bali yung sa ano po, sa ginagamit na raw materials yung sa Maso Shomai na kayo. Opo. Premium na kasi si Maso. Premium by... What kind of premium po ba tinutukoy natin? Yung mga ginagamit ko na raw materials. I mean, pork is pork naman pa naman po. Paano? So, sa parang wrapper, ganun? Or? Pwedeng ganun po. Kasama na rin po yung mga. Pero po yung pinaka meat taste niya po, ano lang sila? Parehas lang po. Delivery. Yes po, yes po. Bali ano po, i-orderin nyo lang po. Pwede pong pick up, pwede di-deliver po sa inyo. Free delivery naman po within Metro Manila. Tapos minimum order niya, 10,000. Yung sa pinaka ano niya sir, kasi diba tulad nung tinikman ko, pork shomai. Ang presyo niya 15. 15, tapos, 3 pieces. Kung sabihin na natin ang normal na shomai kasi 5 piso isa, parang on par. Paano siya nag-work? Ano yung... Bali, ang pinaka gross profit natin dyan sir is 29%. 29%? Kumbaga parang yung... So kung sakali sir, bawal mo siyang patungan, no? Pwede sir, depende naman po sa ano, ipapaalam nyo lang po sa office. Flexible. SMC Master Shomai, kung makapansin mo sir, mas matataas yung presyo. Mabot na 60 na nga minsan. Laki ng upa, tapos may royalty pa kumukuha yun si SM. So ngayon, tapos na ang ating paglilibot. Time check, 5:05 na ngayon. So, dami ko natutunan na may discuss natin after namin kumain. Saglit lang, kakain na. Kain time na, pare. Gutom na kami. Kain na? Tapos sila, oh. Mga lutong bahay. Galing. Tarap, ye. Wow, hindi. Bye-bye. So ngayon, palabas na tayo. Quick review, no? So, yung buong experience natin kanina, napakalupit. Dami tayong tinanungan. Nagtanong-tanong tayo sa mga tawag dito, sa mga franchising nila. Kasi, if ever na magano, mas maganda mag-invest sa mga ganong uri ng pake. Kasi, syempre, bukod sa ano, kumbaga, pwede mo siyang gamitin as a pool na paglalabasan mo ng pera. And sure naman na magagamit mo siya. Kasi, bukod sa pwede kang mag-start ng sarili mong business, pwede kang mag-repackage ng mga bagay-bagay. At pwedeng sila yung magbayad sa'yo para i-package mo yung gamit nila or mag-mass produce. Huwag lang sana magko-compromise. Ay, huwag lang magkaroon ng problema yung pinaka product mo. Syempre, yung quality, yung speed, yung quantity, yung gano'n, etc. Pinaka na gusto ko talaga dun is yung sa Shogo.
sinakita mo yung sa presyo ng Shogo anina. From 15 versus yung mga sa Shomai na 50, ay iba nga, 60, 65 na eh. Kasi kung sakali na yung pinaka 15 pesos na yun is, pwedeng gawa ka lang sa sarili mong Shomai, di ba? Kasi ang mga Shomayan ngayon, 5 peso din isang ano eh, isang Shomai eh. So, ayun pinakatanong ko, sabi niya, sa 15 pesos daw, ang pinaka-profit mo is around 29%, sabihin natin 30% agad natin. So, by that, siguro kikita ka ng 3 piso kada isang ano, 3, 4, ganun. Pwede sabi niya, flexible naman daw yung pinaka-prices, so pwede mo siyang iangat. Pwede mo siya siguro 20, ganun. So, yun, pauwi na tayo. Samahan niyo muna kami muwi. Then, karoon tayo na more to na explanation and pinaka basta kwentuhan natin. Pero dito kami ngayon sa parking. Ganda nung place dito pare. Ayan yung World Trade Center. Kasi dito kami sa kabila. Sa may boom na boom ata to. Sa may malakatabi ng Wenches pa. Sa inyong amazing show. Malapit dyan si Diwata. So kumain na kami, hindi kami mag-Diwata. Ito, sakay muna tayo sa kotse. Okay, we are back. Nandito tayo ngayon sa aking pwesto, sa aking kwarta. So, sobrang ganda ng pinaka whole experience niya. And ang dami kong nakuwang mga flyers nila and may mga bagay na talagang interesado akong malam. Ang pinaka ine-expect ko when I was going into that in convention center is that akala ko puro siya pagkain kasi 'di ba? Asia Food Expo, ganun. Bago sa lahat, pasalamat mo taki. Isa, pare, maraming salamat na-accommodate mo ng family ko. Anyway, so nagbabalik tayo, no? Una, akala ko puro siya pagkain, puro siya, tawag dito, mga up-and-coming business na pwede mong tignan, pwede mong mag-ask kung paano ka pwede mag-franchise, tikman mo, ganun, etcetera, etcetera. Pero no, more on ano pala siya, mga manufacturers, mga machineries, gano'n, na pwede mong gamitin for your own business. So, dun nga sa pinaka-machineries niya, malaking bagay siya kasi if you are looking for something na magiging industrialized para dumami ng dumami yung parang paano ka magtinda or malaking bagay siya if you're going to buy that machineries. Pero, kung gagamitin mo siya ngayon as a small business owner, parang lugi ka. Kasi isa doon yung Shomai Maker. Sa maliit na Shomai Maker, around siguro daw, abot daw ng 500,000 pesos. Yung maliit na machinery, mas malaki pa yung computer ko. Tapos, yung malaking machinery naman na parang talagang pang digdigan, siguro pang master Shomai yung gawaan nun eh, umaabot daw ng 2 million para kung sakali ikaw bibili. Magalaking bagay yun and maganda yun if you are going to industrialize nga your own business kung gagawa ka ng marami mong Shomai in order to sell. All in all, I think this is a good startup as a business kung sakali meron kang 50,000. And ayun, that's a wrap para dapat kasi if ever na pupunta kayo sa mga ganun pala, mas maganda pala as yung pinaka-early days. Kasi sa pinaka-early days, napansin ko sa mga video ng ibang mga influencer or ibang YouTuber sa Facebook ganun. Mas madami and mas pack yung whole crowd. So ano pala yun? So ganda. Mas maaga ng araw, hindi ng oras. Mas maaga ng araw, mas maganda. Lalo na sa mga free days, sa sarap ng ibang ano. Mayroon peanut butter doon. Gusto ko yung peanut butter doon. And, pero, ganito na lang tayo. Maraming salamat sa panonood and Miguel's out.